Hi! Magandang araw sa ating lahat. Welcome na naman sa ating bagong episode ng ating music lesson. So bago tayo mag-start ng ating lesson, huwag muna natin kalimutang pindutin ang ating like button and subscribe button. Okay, so simulan na natin ang ating lesson. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa sharp versus flat. So, ano nga ba ang kanilang function? Paano sila ginagamit? So, siguro naku-curious kayo kung ikaw ay baguhan pa lang yung mga tumutugtog ng gitara, tumutugtog ng piano. Minsan may nababanggit silang C-sharp, di kaya ay D-flat, yung mga ganun-ganun. So, nakakawindang yung mga ganoong salita sa mga baguhan. So, nung nag-aaral pa lang ako ng piano, pag naririnig ko yun, nagkakaroon ako ng question sa aking isip. Ano yun? Bakit merong sharp? Bakit merong flat? So, ito, ang videong ito ay ginawa ko para maintindihan mo kung para saan yung sharp at para saan naman yung flat. Okay? So, ang sharp, meron siyang simbolo na ganito. So, hindi siya hashtag, hindi rin siya number sign. Sa music, ang tawag sa kanya ay sharp. Okay? And then, ang flat naman, merong simbolo na ganito. So, siya ay parang maliit na letter B. So, huwag kayong mako-confuse. Kasi, sa chord, meron tayong ganito. So, ang chord, nire-represent siya ng malalaking letters. Okay? Hindi maliliit na letters. Laging malalaking letters yung sinusulat kapag malalaking letters ang ginagamit sa pagsulat ng mga chords. Ngayon pag nakita nyo to, hindi yan B chord, okay? Hindi siya B major or minor or whatsoever. Ito ay simbolo ng flat. So makikita nyo siya as in maliit lang talaga siya na letter B. Ngayon, saan sila ginagamit? Okay. Ang sharp, pag nakita nyo ang isang nota or ang isang chord na merong sharp, ang ibig sabihin niyan, aakyat siya or going right, magmumove siya ng isang semitone. Okay? One, semitone upward. Hindi upward. Ascending. Yan, gamitin na lang natin yung ascending. Or pwede rin upward. Kung saan ka. Anyway, ibig sabihin lang yan, isang semitone pataas. So yung huwag na natin pahirapan yung sarili natin. So pag nakita natin yung sharp, ibig sabihin, aakyat siya ng isang semitone. Okay? Pataas. So, paano nga yung pataas? Ganito yan. Okay? And then, so ito, going right. And then, pag nakita naman natin yung simbolo ng flat, ang ibig sabihin naman yan, isang semitone, pababa or going left. So, paano ba yun? Ano ba yan, Kuya Eric? Bakit may mga ganyan-ganyan pa? Magbibigay ako ng example. Halimbawa, ito yung ating natural na C. Okay? Or let's say, Do. Yan. Ngayon, may mga times na nagkakaroon sila ng ganitong simbolo sa katabi. Or ganito. Yan. Basically, wala, minsan lang tong nakikita. Kasi yung mga ganito, sa music sheets, nilalagay. Kaya ito, bihirang makita. So, kalimitan ganito. So, paano ba yan? So, kung makikita natin, dito sa ating keyboard, ito yung C. Ngayon, dahil meron siyang sharp, ibig sabihin, aakyat siya ng isang semitone.
So, imbis na ito ang pipindutin mo, ang kanyang next semitone, hindi ito. Tandaan nyo ang ating ascending order, ganito. Okay? Kung ito yung ating original C at siya ay merong sharp, ibig sabihin, aakyat siya ng isang semitone. So, saan siya magmove? Dito. Okay? So, imbis na ito ang gagamitin mo, pag may nakita kang sharp sign, ito na yung pipindutin mo. Okay? Itong C na ito. Understand? Same din. Halimbawa, yung D. Pag may nakita kang D sharp, pag yung D merong katabi na sharp sign, hindi ito ang pipindutin mo. So, aakit ka ng isang semitone. So, saan ang semitone? Saan ang sharp neto? Okay, ito yun. Okay? Ngayon, wait, sulat ko ito. C sharp, D sharp. Okay. Ngayon, halimbawa naman E sharp. So, kung ito yung ating original na E, dahil nagkaroon siya ng sharp, hindi shark ha, ang shark pating. Ito, sharp. Ngayon, kung ang E meron siyang simbolo ng sharp, aakit siya ng isang semitone. Saan ang kasunod na semitone nito? Okay, very good. So, ito. Ibig sabihin, ang E sharp ay katumbas din ng F. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa F sharp. Ito yung ating original na F, pero dahil may sharp siya, aakit tayo ng isang semitone. So, ito yung F sharp. And then G. Dito naman. G sharp. So, ito yung ating original na G, pero dahil meron siyang sharp, ito ang pipindutin mo. Okay? And then, A. A sharp. Ito yung ating original na A, pero dahil may sharp siya, aakit ka ng isang semitone, which is this one. And then, B sharp. B sharp. So, ito yung ating original na B, pero dahil may sharp siya, aakit tayo ng isang semitone. Mag-move tayo ng semitone, isang semitone, pataas. So, ito yun. Okay? So, kung mapapansin ninyo, kapag mayroong sharp, isang semitone lang siya pataas. Okay? Ngayon, madali lang maintindihan ito, itong ating flat. Pag may nakita kayong flat, madali lang yan kasi kabaligtaran lang yan ng sharp. Kung ang sharp going right or papunta siya sa kanan, pataas, ang flat naman, pababa. So, halimbawa, meron kang nakitang C flat. Yan. Wait. Liitan ko. Ayusin ko ng sulat. C. C flat. Yan. So, kung ito ang C, bababa ka ng isang semitone. So, ito ang C. Ito ang kanyang flat. So, ito ang C flat. Okay? B is equivalent to C flat. And then, D. D flat. So, kung ito yung D, bababa ka ng isang semitone. So, saan yung flat ng D? Bababa ka, ha? Eto. Okay? And then, sa E flat. Ano naman yung E flat? So, ito, dito na lang tayo. Ito yung ating E. Bababa tayo ng isang semitone. So, saan ang E flat? Okay, this one. And then, F. F flat. Ito yung F natin. Bababa ka ng isang semitone, so nasa na yung F. F flat. Okay, so ito, F flat siya. Understand? And then, E, F, G. G flat. So, kung ito ang G na original natin, saan yung flat niya? Bababa ka ng isang semitone. Very good.
ito yung G. G flat. So, ang basa na sa kanya, hindi lang G. G flat. Kasi meron ka ng sign na nito. Pag G lang yan, ito yon. So, pag may nakita kang ganito, huwag mong kakalimutang basahin na G flat. Ganun yun. So, G, G flat. Flat. Yan. Then, A. A flat. So, ito yung ating original A. Then, dahil meron siyang sign ng flat, bababa ka ng isang semitone, which is this one. So, ito yung ating A flat. A flat. Understand? And then, B flat naman tayo. Hindi siya BB, ha? BB, hindi BB yung basin. B flat. So, kung ito yung original B or yung natural B, pag meron tayong flat sign, ito na siya. So, ang basa dyan ay B flat. Ulitin ko, B flat. So, ang basa dito ay C sharp, D sharp, E sharp, F sharp, G sharp, A sharp, B sharp. C flat, D flat, E flat, F flat, G flat, A flat, B flat. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng sharp at saka ng flat. Ulitin natin, ang sharp, aakyat ka ng isang semitone. Ang flat, bababa ka ng isang semitone. And then, don't forget to remember their symbols. Napakahalaga na alam natin yung symbol kasi hindi mo naman mababasa to. Hindi mo to mababasa. Ito yung kalimitang nilalagay. Ito rin wala dyan. Ito yung kalimitang nilalagay. Okay? So, sana nakatulong ang video na to sa pag-aaral mo ng musika. So, kung gusto mong maging updated sa iba ko pang mga video, huwag mong kalimutang i-click ang notification bell. And then, i-share mo rin to sa mga kaibigan mo na gustong matuto ng music. And then, paalala ko ulit, kung gusto mong mas mapabilis ang iyong pag-improve sa pag-aaral ng music, lagi kang mag-practice. Always, take some time. So, maglaan ka ng oras para sa pagpa-practice, para tuloy-tuloy yung development mo. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo. At maraming salamat.